Good morning po sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman po. Sa araw na ito, akin pong ipapakita sa inyo ang aking ginagawa dito, pagpipintura dito sa firewall. Panoorin kung paano ginawa ito. Ayan po yung dating firewall. Marami po itong crack. Mapapakita ko rin po sa inyo, mga kapinta. At ito naman yung ginagamit ko mga materials dito, PLEXIBOND. May halo pong siminto. Ito po yung ginagamit pang masilya dito sa mga crack, mga kapinta. Ang unang gagawin dito, kailangan po natin itong sinsilin yung mga crack bago po ito masilihan ng PLEXIBOND na may halong siminto para po makapasok dito yung PLEXIBOND sa mga crack, mga kapinta. Pagkatapos ma-PLEXIBOND, ito naman yung gagawin kong kasunod. Maghalo po ako ng siminto na may halong flat latex. Ito yung pangmasilya dito pagkatapos mag-PLEXIBOND para madali po mabura kasi puti lang po yung kulay nito, ang firewall, mga kapinta. Ang sikreto po dito sa paghalo ng siminto, kailangan po huwag po natin haluin. Babara na po natin itong siminto ng flat latex. At kailangan po dito yung flat latex, huwag yung semi-gloss kasi matigas din po yung lihain yung semi-gloss, mga kapinta. Ang una kong gagawin dito sa pag-akyat dito sa taas, kailangan talian ko po rin itong baywang ko dahil mataas po ito, mga kapinta. At mag-ingat po lagi dito dahil madulas po itong yero
sa labas at corrugated. At kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo dito sa Paint and Varnish TV. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bago kong upload. At kung nagustuhan ninyo, mag-like po kayo at mag-comment. Kung may katanungan kayo tungkol dito sa mga materials, akin din po yung sasagutin sa oras ng break time o kaya pag-uwi sa bahay. Marami pong salamat sa mga nanonood dito sa aking ginagawang pagpintura dito sa firewall. Lagi po tayo mag-ingat dito mga kapinta sa labas. Lalo-lalo na sa mga baguhan na magpintura dito, lagi po tayong magdadala ng tali dahil kailangan po natin dito na safety sa pagpintura dito sa labas. Ang kasunod na gagawin dito pagkatapos masilihan, lihain at mabilis lang po ito matuyo dahil ang siminto sa kapintura napakaganda po gamitin ito. Subo ko na po ito lalo na sa panglabas. Ginagamit po namin ito kahit dito sa mga bagong palitada, yung pagbatak namin ito sa siminto sa kapintura na may halong flat latex. Wala pa, hindi pa uso noon yung mga skim coat na panglabas, yung ginagamit namin sa mga sales station na panglabas. Ito po yung mga ginagamit namin na pangbatak sa masilya na wala pang uso yung mga skim coat doon sa panglabas, mga kapinta. At marami pong salamat sa mga nanonood dito sa aking mga ginagawa na pagpintura dito sa firewall. Ang kasunod kong gagawin dito, lihain na itong pinasilihan ng siminto. Malambot lang po ito lihain mga kapinta na madali pong lihain at mabilis pang matuyo. Pagkatapos niyan, saka pagulungan ng flat latex. Yan po yung ginagamit ko dito pang perscoating kasi water-based lang po ito lahat. At white lang po itong finish nito, straight white. Yan po yung gusto ng may-ari dito sa bahay. Panoorin lang po niyo hanggang sa dulo, hanggang sa matapos ito. Tapos na ma-perscoating, ang kasunod kong gagawin dito, yung semi-gloss naman, ang final na finish dito, white, mga kapinta. At kailangan kong
talian mo na itong baywang ko bago po ako umakyat. Itong hawak ko na lubid. Lagi ko itong ginagamit dito pagka nagpintura sa labas dahil napakadelikado. At yung balde, nakita naman ninyo, tinatali ko sa baywang yan. Kasi napakahirap po dito pagka magpintura sa labas. Kailangan po natin itong gawaan ng paraan na maayos po ang ating trabaho. Tapos na yung first coating. Ang kasunod kong gagawin yan, isikan coating naman yan sa semi-gloss, latex white. Straight white lang po ito mga kapinta na kulay. Maganda rin po ito dahil maliwanag, bagputi. Bagay rin po ito sa mga bakal kasi yung mga bakal dito ginagawa ko sa harapan, sa mga bintana, itim, black and white. Tapos yung bubong, pula, Spanish red. Tatlong kulay po itong mga ginagawa ko dito mga kapinta. Ito naman ang kasunod kong gagawin. Aakyat na naman ako kasi kailangan ko na itong maipinis ng sikan coating ng semi-gloss latex white. At lagi po akong magtali sa baywang pag umakyat dahil napakadulas. At itali ko rin po itong balde na may laman ng pintura. Napakahirap po tingnan yung mga ginagawa ko dito sa bubong kasi yung isang kamay nakahawak dito sa tali. Napakadelikado dito sa pagpintura ko na ito. Pero kailangan po natin itong gawin dahil ito po yung ating trabaho sa pang-araw-araw. Kailangan po natin itong ayusin at pinisin itong pagpintura dito sa firewall. Marami pong salamat sa mga nanonood sa aking mga ginagawang pagpintura dito sa firewall. Ayan, tapos na. Hanggang dalawang mano po ito mga kapinta dito sa firewall. Marami pong salamat sa mga nanonood. Thank you.